Alam nyo ba guys na isa ang Lightroom sa pinakamagandang online photo editors gamit ang mga filter o mga effect? Hello mga kaibigan, this is me again, Diana Mikalas, and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, panibagong araw, panibagong video tutorial na naman. At ang ating ituturo for today's video ay about sa Lightroom application. So ituturo ko dito sa video na ito kung paano mag-download ng mga presets at kung paano siya i-export using Dropbox application to Lightroom application. Meron kayong madadownload na mga libreng presets, pero karamihan kasi sa mga presets ay may bayad. So, yung mga may bayad, syempre, magaganda at high quality yung mga background or mga effect nila. So, kung ready na kayo at kung gusto mong matuto kung paano mag-download ng mga libreng presets, please do keep on watching. So first step, punta tayo sa Google Play Store. Tapos, i-install nyo dito ang application na Lightroom. O, Adobe Lightroom. So, ayan. Kung mapapansin nyo, syempre, sa akin ay na-install na siya. So, eto. Then, the next naman na application na kailangan nyong i-install ay ang Dropbox. Sa Dropbox naman, dito nyo i-export ang mismong presets para magamit nyo siya sa Lightroom application. So, yung Dropbox ko is naka-install na din. So, back tayo. Tapos, punta na tayo sa Lightroom. Ayan. Click natin ang All Photos. So, dito, hanap tayo ng presets. Ang gagawin natin ay mag-create tayo ng sarili nating presets para madali lang siyang gamitin. So, pili tayo sa mga presets ko dito. So, piliin natin to. V1. I-click mo ang tatlong dot sa right side. Tapos, click mo yung create presets. Then, ikaw na bahalang maglagay kung anong presets name na gusto mong ilagay. So, ako A1 na lang. A1, tapos Diana May. So, i-check natin siya. Tapos, i-back natin siya. Then, punta tayo dito sa mga pictures na gusto natin lagyan ng presets. So, for example, this one. Kung makikita nyo yung mga tools sa baba, hanapin nyo ang presets. So, ayan siya. Pangatlo siya sa pinakahuli. So, ayan ang ating create na preset. Ang A1 Diana May. So, ayan siya. So, pwede din natin i-apply ang ibang mga presets pa. Itong mga presets na to guys, dina-download po ito. So, tuturuan ko kayo mamaya kung paano i-download yung presets at kung paano siya gamitin o i-export using Dropbox. Kung gusto nyo mag-download ng maraming presets, i-search nyo yung group ni Kuya Maki. So, ang pangalan ng group niya is Lightroom Presets Philippine Maki Travel. So, ayan, i-search nyo lang yan. Nagbibigay siya ng libre mga presets. Pwede kayong mag-join sa Facebook group niya. So, doon maraming mga presets na pwedeng i-download at meron din siyang mga instruction kung paano i-download. Ililink ko yung group niya sa description box below. So, i-back na natin siya. Tapos, click tayo ng ibang mga picture. Hanap tayo. Ito na lang. So, ang presets na gagamitin ko dito ay hanap tayo. So, dito, ang magandang i-apply, siguro yung, eto na lang, yung V7. Ayan siya. Tignan natin siya. I-zoom ko siya. So, makikita niyo yung different niya. Kanina, para siyang
dark or madilim-dilim yung picture niya. So ngayon, nag-light na siya at medyo lumiwanag yung mga mukha ng nasa picture. So ayan, this one, A7. Ito, lagi ko rin itong ginagamit. So back na tayo. Next naman na picture na lalagyan or a-applyan natin ng preset ay ito, kaming anim. So dito naman, ang bagay dito ay ang Cool Ballet. So ayan siya, Cool Ballet. Maganda siya, lalo na kapag yung background mo ay mga trees or mga halaman. So ayan, very classic. So next naman, back tayo. Punta tayo sa eto naman. Ayan. So eto, ang magandang presets na gamitin dito ay ang green. So yung background mo, ayan, kung makikita nyo, diba, ang ganda. Nag-green yung mga halaman sa likod namin. So ayan siya, very classic also. Again, i-back na natin siya, then punta tayo sa ibang mga picture para makapag-apply ng ibang mga presets. So ito tayo sa mga barkada ng aking kapatid. So ayan, punta tayo sa presets, tapos siguro yung maganda dito is aqua and teal. So ayan siya, yan ang kalalabasan ng aqua and teal. So ang ganda niya, di ba? Maganda rin tong pang IG, lalo na yung ano, yung aqua brown. So yung aqua brown lagi ko yung ina-upload sa aking IG. So ina-apply ko yung presets na yun bago ako mag-upload ng mga pictures ko sa Instagram. So i-back na natin siya, tapos hanap pa tayo ng isa. So eto naman, tapos punta tayo sa presets, then hanapin natin ang siguro bagay dito is yung pastel green. So ayan siya, yan ang kalalabasan ng pastel green kapag wala kang mga background like mga halaman. So ayan siya. So i-back na natin siya at mag-select pa tayo ng isang picture na a-applyan natin ang presets. So ito, kaming tatlo ng bunso ko at ang aking pinsan. So punta tayo sa presets, tapos siguro ang bagay dito is aqua brown. Itong aqua brown ang isa sa pinaka favorite ko na presets sa Lightroom. So ayan siya, ang ganda-ganda niya, di ba? Lalo na kapag ano, kapag nasa sunset ka talaga, talagang magmumukha siyang napaka-classic, lalo na yung background niya, parang napakalinis, diba? So tapos na tayo sa tutorial na pag-apply ng mga presets. Ang next na ituturo ko naman ngayon is kung paano i-download ang mismong presets at kung paano siya i-export sa Lightroom using Dropbox. So yung Dropbox, dun natin i-export papunta sa Lightroom. So punta na tayo dito sa Google Chrome. May ipipaste ako na link dito. At ang link na to is isa sa mga presets na favorite ko. So ayan siya. Yung link na to is merong a password. So ilalagay ko ang password na to sa description box below, pati na rin ang link. Tapos i-download nyo na lang siya. So ayan siya, i-download mo lang siya. Ganyan lang siya. Tapos kapag natapos na siya, guys, click mo yung tatlong dot, tapos share. Tapos hintayin lang natin. Punta kayo sa add to Dropbox. Then add mo siya. Ayan siya. So bali ito yung step by step tutorial kung paano mo siya i-add sa mismong Dropbox. At kapag na-add mo na siya sa Dropbox, so i-refresh lang natin. Ayan siya, yung pangalawa. So i-click mo ulit yung tatlong dot. Ayan, yung tatlong dot sa pangalawang presets.
So ayan, i-click natin yung tatlong data, tapos hanapin natin yung export. So ito yung sinasabi ko sa inyo na i-export natin siya using Dropbox papunta sa Lightroom. Tapos kapag na-click nyo na yun, makikita nyo dyan yung add to LR or yung Lightroom. So i-click nyo yun, tapos automatic na mapupunta na siya sa inyong Lightroom application. So hintayin nyo lang itong matapos hanggang sa ma-add na siya sa mismong Lightroom. Ilalagay ko yung link and password sa description box below, so kayo nang bahalang mag-download. So tapos na siyang ma-export. Punta naman tayo ngayon sa home, tapos punta na tayo sa mismong Lightroom. Ayan siya. Tapos click natin ang all photos. Hanapin natin dito yung dinownload natin na preset. Yung dinownload natin is Aqua Brown. So yun is one of my favorite presets. So eto siya. Ayan. Tapos i-click mo yung tatlong dot sa itaas. Then i-copy mo siya. Copy settings. So ayan siya. Then punta tayo sa isang pictures. Ayan. Ito na lang. Tapos click mo ulit yung tatlong dot, tapos i-click mo ang paste settings. So ayun, ganun lang siya kadali kung gusto mong i-copy and paste yung mismong presets na dinownload mo. I-create natin siya as my preset. So i-click ulit natin yung tatlong dot, tapos click mo yung create presets. Tapos lagyan mo lang siya ng name. So eto, pangalan niya is Aqua Brown. Tapos for example, gusto mo lagyan ng pangalan mo, lagyan mo ng pangalan mo. So ako, Diana May. Tapos i-check na natin siya kung okay na siya sa inyo. So may duplicate presets name siya, i-click mo lang yung replace kung gusto mong i-replace yung dati mong presets, kasi katulad lang siya nito. So pinakita ko lang siya para makita niyo yung step by step kung paano i-create yung presets, tapos kung paano siya i-copy and i-paste. So ayan siya. Makikita nyo na siya sa inyong user presets. Ayan siya yung ginawa ko. Aqua Brown Diana May. So ganun lang siya kadaling i-add or i-create as your presets. Check nyo na lang yung mga links sa baba. Hanggang dito na lang po ang ating video tutorial. Sana ay may natutunan kayo sa video na ito. Thank you so much for watching. God bless! At dyan na naman po nagtatapos ang ating video tutorial. Kung nagustuhan nyo, please like, subscribe, and click the notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod kong videos na i-upload. So, hope you like it guys, and see you on my next vlog!